Baga, pwede nyo pang ano eh, pagbigyan yung isa't isa eh. Sige, ito muna. Huwag muna natin ilabas lahat ng barahan natin. Gamitin natin game 2, game 3 possibly. Or, stay ano ka agad? Start strong kaya? Anong sa tingin nyo? Feeling ko ano eh, feeling ko itong Sunsparks hindi start strong eh. Kasi looking at the bans, no? Oo. Top picks nung current roster ng Sunsparks. And kahit nung previous roster ng yung S4 champs na lineup mismo, no? Pero feeling ko nagbibigay pugay sila kay ano dito eh. Wow, bigay pugay, no? Bigay pugay kay ano, kay Lusty Mac. Alam natin na Tank Lord dyan, Kufra God. Pero feeling ko masyado sila nagbigay. Kasi sila naman yung oy, wow, first pick Claude. Well, wala kasi Natalia. Totoo. And wala rin Esmeralda Kufra. So, very good first pick. Pero feeling ko yung draft ng S4 Champs dito is not to their liking. Nag-a-adjust sila dito based on what they are seeing on the playing field sa ano, sa Season 3 Champions. Yeah, definitely. May point sa akin na ano, may itong meta natin na to, yung Claude hindi na siya ganun pasok sa priority bans. Yeah. Parang there are some marks man na nagsiscale up na I was actually seeing mga Leslie na pumipick na pampinalalaban nila sa ano, sa Claude. So something to note 'yon. And one thing guro in terms sa ban na nangyayari dito, I don't think na magagamit ni JP yung link niya dito sa laro na. Yeah. Alam mo yung series. Yung sa, oo, taban talaga yan. Yung Claude Leslie, man, na-experience ko yan. Pagpasok ko ng Blazing Duet ako, 2 hits, man. Hindi, sa akin, mas malala. Wrong, alam mo ginawa? Sinipa ako ni Leslie. Pagpasok ko, tumabi ako sa kanya. Pagkatapos ng Purify ko, sinipa ko ni Leslie. Kasi yung buong, ano, Blazing Duet. Nakap kasi yun, eh. Nakasar. Kahit pa 10 stacks ka, no? Tapos ng Blazing Duet ka, pag tinula ka, wala ka naman damage, diba? Tatakbuhan ka lang na. Tapos, babarilingan na. Nakikita ko nga dito si Rob nag-strip puro Leslie. Gulat ako mag-veteran hunter na sana. Tapos, nakalimutan ko lang yan doon. Akala ko, sasabi ko na, oh, new meta. New meta, no? Oh, dahil pa-usap lang yung fan. Oo. Totoo naman. And ito, ha, ito pa sa current meta natin. No? Itong Lancelot talagang ano, staple pick na din siya. Sa meta natin, which is definitely, dapat Ling siya. Kaso, well, hindi naman na nakakalusot ang Ling. So, siya yung pinaka-susunod in the list of assassins. Actually, may nagsabi nga na, ano, na pro player na si ano na lang daw ang viable talaga yung 1-3-1. Si Karin. Lance na lang. Kasi siya lang yung assassin na talagang, ano, di ba kasi dati, pag iniisip kasi natin, si Ling, scaling, di ba? Si Lancelot, scaling din naman. Ang kulang kay Lancelot is yung mobility. Kahit pa sabihin natin mobile yan, hindi tulad ng mobility ni Ling yung kaya niya ibigay. Pero if you think about it, sino ba yung, ano, yung assassin na nakakapag-provide nun? Hanzo is one. Yes. Pero dahil sa recent patch, di ba? Kawawa na si Hanzo. Nahanahimik na may bandang damuhan, no? Malayo so, wala na talaga. And I really like how Season 4 Champs is answering up the lineup of S3 Champions dito. Kabisado nila yung, alam mo yun, yung composition na kapag kasama mo si Ashe. And I think they really understand that they just need to shut down the comfort heroes ng Season 3 Champions. Kasi usapang mastery na to eh. Pero kung individuality, lamang na lamang yung Season 4 Champions. I like this Goose Shot pick though, Season 4 Champs. The way they picked it as well. Ang daming stunts mga Season 3 Champs. But if you look at the grand scheme of things, ang dami niya ma-reverse. Even Selena, given the right moment. Kaja, obviously, magdadalawang isip. Pag hindi niya kita yung Gushon, every time, hindi siya makakatalon for sure. Yeah. Eto naman, para sa Season 3 Champs, considering another tank, I guess, Akai is their option. Nagdidibid ng hero. Okay. Yan talaga eh. I will not be surprised pag pinick nila dito. Well, Joint is gonna be viable in terms of tank. So parang, ano to eh, no? All out damage. And it's gonna be a masha. Ano to ha? Season 3. Okay. Kulang na ano kasi, kulang kasi sa tower push yung Season 3 Champions. The one thing that you'd actually need against a Claude, no, aside from crowd controls, is number 2 priority mo yung push. Kasi kahit ilang beses mong patayin yung Claude, di naman kayo nakaka-push. Like for example, Gushun ano kayo, Gushun +1 hero na hindi nagpo-push. Like for example, Gushun carry, diba? Yung carry kahit paano kaya makipag-skill kay Claude. But if you don't have a hero na nagpo-push, patatabain mo lang yung Claude. So, alam mo naman yung pakiramdam na matabang Claude sa game na wala kang pang
huli and wala kayong pampatay. Parang feeling mo, naghihintay na lang kayo magkamali ng kalaban eh. Interesting nga lang dito is, meron kang Selena, meron kang Kaja. It's great versus the Gushion pag Gushion lang. It's great versus the Claude pag Claude lang. Put them together, baka mahirapan dito yung season 3 champs. Like, paano mo i-manage ngayon yung panghuli mo dun sa Claude / Gushion, diba? Unless, of course, magkamali ng malupit dito yung season 4 champs, which I don't think will happen. Baka dito sila mamablema. Kasi baka all of a sudden, ubus sila ng control. Pero, ang gusto ko lang is yung last pick na Masha. That all of a sudden, the dynamic, this is gonna be death ball na ang tema ng season 3 champs. We'll see how they will push through. Rob Luna and Midnight take away the game 1. And here we go, ladies and gentlemen. The first game ng ating series, S4 Champs versus Season 3 Champions. Onto the blue side, we have the S4 Champs, JP, yung gagamit ng Claude KLBJ on the Gushion, Rafflesia as the Cho. Fusaka naman on the Atlas. And Renzio will be on the Thumb. Yes, and meanwhile naman dito sa ating Season 3 Champions, Lusty will be the one to use the X-Board. Jeff, cutie forever. Dito ang gagamit ng ating... Kaja, well, may first blood tayo agad doon. Kilowash, pero mukhang may susunod pa. Mamaya na natin i-run down because Lusty going in dito kay Rafflesia. Conclusive blast. Hindi na yata inatag sa kapog siya with the trap at buhay pa doon si Lusty, ladies and gentlemen. Oh my goodness, Lusty God. Even though mamamatay si Lusty rito, no, he has still done his job. Napatay niya yung Selena and this definitely hots the early game of the Claude. Ngayon nanakawan na sila ni Rio at ni Kilowash ng blue buff, no. Fortunately for JP, maliit lang respawn time niya, sa abot sila dito mapapatay si Kilowash with the knockup from the Cho and it will be a kill for the Claude. So secured naman kahit paano yung blue buff, no. Rio is still trying to get the steal on the blue buff. Arrow hit by Jay and ito makakatakbo ba, tanong JP, use the retribution pero hindi ina para mapatay yung blue buff and it's still gonna go towards the Lancelot season 3. Wow. And again, this is their playstyle. Definite aggression. Sabi nila, kung Claude lang yan, meron tayo Selena. Bakit natin kukunin yung blue buff natin? Kunin natin yung blue buff ng Claude. Totoo. And what a game, I mean, what a play na pinakita. It's actually all about the arrows dito na pinapakita ni Jay. It's actually hitting, going inside dito. And KLBJ will be the next casualty dito para sa side ng S4 Champs. And for this moment, Midnight, mukhang maganda yung facing dito. Specifically, nung ating ni Rio ng Lancelot. Sasabihin ko sana kanina, no, if this game was stable enough, kayang-kaya i-hold ng Season 4 Champions yung Season 3 Champions. Kasi you have a Thumbs against the Masha, you have a Cho for whatever things that are gonna head towards the Claude, no? Yung pressure, masasalba ni Cho yan. And at the same time, meron kang Assassinate Dubo, meron kang Cho and the Gushion. Problem is, wala kang pangharang sa early game ng Season 3 Champions. And this is what I like seeing come out from the Season 3 Champions squad. Ito talaga yung signature plays nila. Walang hingahan, hindi ka bibigyan ng space niyan. Totoo. Ang ganda eh, no? I mean, pagkatapos nilang pumake off dito, they would like to push dito, pero at least medyo nakabawi doon yung Caesar 4 champion getting Kilowash, pero hindi pa tapos dahil may nahatak pa doon. Dito si KLBJ will actually go down. Mega kill na dito si Jay. Anong meron sa mga Selena natin ngayon sa araw na to dahil yung mga pana laging tumatama? Grabe, parang ako mag-Selena, joke lang. Pero damang-dama ng Season 4 Champions yung Selena ni Jay, no? Sabi niya, sabi nila dito, ano ba to? Feeling ko, di natin pwede yan ito, no? Di natin pwede tanggalin sa roster, eh. Hindi talaga. Selena, oh my goodness! The arrow hits! Renzio forced to use the Vengeance. That's a very big timer, no? Yung Vengeance ni, ano? Ni Thamos. Essentially, this makes the next team fight 5-4. Itong Thamos ni Renzio, hindi malaking problema to. Yes, definitely. As sa ano din eh, may something different pero mamaya na natin pag-usapan yan. Dahil dito, pasok naman, Season 4 Champ will be going against. Pero Lusty na lang dito, yung pinalagan nila, hinatak pabalik, pero hahabol pa sila dito. Rio going in, ang sakit ng damage. Just Beauty Forever will be down, pero Rafflesia ang kapalit. 2-on-1 yung laban, pero sa baba, Midnight Renzio na 1-on-1. Yeah. Si Kilowash. Renzio, Aro, Jay, nito mama, pero the dash is there for the Selena to secure the kill. Medyo napaaga yung execute actually ni Kilowash. That's something na talagang hindi ka mananalo for the Masha, no? Pero I think he had the opportunity to take down the Thumbs of Renzio. Unfortunately, the damage wasn't enough. Rio going into the middle lane. JP forced to use the BMI out. I think meron pang dash in
si Ryo at that specific moment, pero sabi niya nakita niya yung show, okay, mamba, uta tayo dito. We've forced enough rotations to make another rotation, and yun nga yung gagawin ni Ryo, no? Bababa siya to secure the crab coin and tutulungan niya si Kilowash dito on securing this lane. Yes, definitely. At nahirapan din doon, pero gaya nga na to, hindi tayo humihinto dahil may sipang magaganap. Lastly dito, matatagalan ng Firaga armor sa may bandang likod. Habol dito ang mga season 4 chaps. Pero nakapag-flicker out, makakatakas pa nga kaya, but KLVJ will be securing the kill. Jeff QT forever dito, naghihintay lang ng mga kakampi. Si Jay rotating out on the top lane. Sabi naman nila dito, let's push the bottom lane. Bigyan natin dito the space. Kilowash will be taking that bottom tower dito, and Turtle ang kasunod. Yeah, even though we're saying na season 3 champs, they're getting a lot of momentums done into the side of season 4 champs, no? If the game is going stable, like the score is 6-7 and lamang lang isang tore yung kalaban mo, and at the same time halos parehas yung pera nyo, this is definitely in favor of the season 4 champions. Kasi again, you have a Claude. And looking at the lineup of state champs here, there are not a lot of answers to the Claude late game, no? Kahit sabi mong enough in damage mo, and Kilowash actually mamamatay din naman on the bottom lane, 0-4. They're really putting a lot of pressure on this guy. Pero on the other side of the map, Renzio was taken down as well. Actually, hindi. Dito rin pala, no? Napatay din si Renzio ni Jay with the arrow. Last insanity, grabe naman. Mapapatay niya rin si Rafisha on the top lane. Yun lang nga dito midnight. Sobrang sakit. Ang laki ng difference, no? Nung hindi nagkaroon ng purple buff si JP nung early stages ng laro. Grabe, 5 minutes pa lang tong laban na to. 7-9 na yung score natin. And look at even the net worth, 14,000. Well, Kilowash dito, siya yung medyo nagiging giveaway para sa side dito na season 3 champion. Pero yeah, hindi natin makikakaila, Ryo and Jay, sila yung nagsusnowball at nagsiset ng tempo ng laro na to. May pasok dito, mapahabol, walang burst down. Babalik dito, Kilo might actually go as well. Pero nakabawi with the execute. Nakita mo yung dodge ni Ryo. Hinintay niya yung ano, yung sword spike. Tapos nung kinombo na siya, tsaka siya nag second skill, and nakadodge pa ng isa with the ultimate. Pero nasipa siya dito, no? Ryo na verde, tight pa. Is there? Nakababuhay pa rin si Ryo. Oh my goodness, hinahabol siya ni Renzio dito, no? Alongside roughly siya, no? Shot the dodge. Oh my goodness, nakamatay pa niya. The dodge is there. Retribution to slow the chode. Ayaw mong matay. Will there be a dash for Ryo? Even more, naku po, roughly siya, hindi niya mahuhuli. Blazing to it by JP, hinahabol niya si Jay dito. The arrow is there, but the kill will be secured. Pero the story is Ryo, may arit, may asim pa itong taong to. Grabe sa asim. Pero dito, mga kaibigan, KLVJ will be securing a kill dito kay Jeff QT forever. Pero ang story ng laro na yon, mula sa bottom lane, pumunta sa gitna, muntik na muntik pang makatakas doon si Ryo. Oh my G, Ryo. Grabe, feeling ko balik ka na ng MPL eh. Grabe yung pinapakita. Ang dami niyang dinudge, man. Feeling ko sobrang lupit mang ghost na tong taong to. Oo, yung alam mo yung bilis nung kamay. Alam mo yung dash na yun, medyo may mga proper timing yun eh. Pero dito yung pagong, yung magiging susunod na objective dito ng season 4 champ. They're actually getting back dito sa laro na to, mga kaibigan. Parehas ang net worth 18,000 in terms of the gold. Pero habol na naman dito. Lusty dito, masyado pa rin naman makunat. Going into the middle lane. Pero si Kilowash, nag-feed na naman sa may bandang baba. Pero makakatakas pa nga kaya. Habol na naman sila dito sa gitna. Lusty, inaapoy-apoyan ang buong S4 champ. Fusakin dito, trying to get with the fatal links. Sabi niya, kahit mag-reena, ikaw na, pero oh my goodness. Patay na naman si KLVJ sa baba! Yeah, grabe. And in the middle lane, di pa tapos yung laban, no? JP in a very tight spot, will be able to use the BMI out. Pero susunod ba siya ni Lusty dito, no? Manggugulo lang yung X-Borg as Ryo and the gang finds other rotation. Pero gusto ko lang pag-usapan, no? Kilowash 2v1-ing against the Thams and the Bushan ng bottom lane. Even though may tulong, or Jay! My goodness, with the arrow! Kill secured by the Selena, Jay. Pero makakabubang, buwang hindi na as the knockup is there from the Cho. Pero grabe yung pinapakita ng S3 champs dito, no? Kilowash was able to take down the Thams 1v1 kahit wala siyang execute. And yan yung kapangyarihan na maaga nagre-refresh yung kanyang charges. Rafisha in the middle lane, defending against 3 heroes. Pumasok si Kilowash to take down the Atlas, and they will be able to secure the tower. Sakit! In the middle lane, walang magawa si KLVJ. This is the curse of your lineup. Si Claude lang yung primary damage show. Even though mapapatay nila si Kilowash dito, no? There's no reliable damage output that can come out from the S4 champs aside from this Thamus. The Vengeance is there, makakasurvive siya against the Lancelot, pero nararamdaman nila yung sakit ng lineup ng S3 champs. Yun talaga yung story ng laro. And somehow dito, Kilowash, nakakabalik siya sa laro and getting a good kills din as well dito kay KLVJ. Now, we're talking about dito in terms of the late game na possible na pumabor dito for the season 4 since meron silang Claude, meron silang Gushon. Pero kung makikita natin yung burst potential din ng season 3, given na may damage pare pa, I mean, they have two cores and even Jay, which is technically dapat ay support, eh nagkakaroon din ng damage. Yeah.
I don't understand the item of Renzio. Meron siyang cursed helmet dito, no? Gets ko naman against kay Killowash, pero against the overall lineup of S3 champs, I think it would have been better if he went for the Blood Dust Axe first. Kasi ganun pa rin naman, nakapag 1v1 pa rin siya kay Killowash, pero ayun, usapang Killowash, patay si Killowash dito. That's the X-Board na burst on siya ni KelBJ, and that's two heroes stun on the side of S3 champs, and they're now forced to defend the middle lane. There's also Blazing Duet pa on JP, pero the Lord is gonna be the next objective. J with the arrow, it hits Rafflesia, pero ang daming pangharang dito ng S4 champs. Tatayuan sila nila Rafflesia dito, no, as the Claude tries to take the Lord down. Si Rio, medyo malayo. So, S3 champs, they're not in the position to contest this Lord anymore. Oo, kailangan nilang ibigay yung Lord na yun kasi, ano lang eh, magiging collateral damage lang sila if ever they try to steal it. Saka medyo malayo. Ang ganda rin ang positioning doon ni KelBJ na alam niya na pwede or anytime pwede pumunta doon si Rio. Now, in terms of defense dito, I think Season 3 will be able to pull this off pa rin naman. Pwede silang humatak kaagad ng isang valuable target. Yeah. And, diba, katulad ni JP, which is, or even si Ren. Ang catch lang pala dito, no, sa dalawang core ng Season 4 is that they don't have, like, a Purify na pwedeng pang negate dito. So, anything na mga crowd control, pwedeng pumasok sa kanila. So, yeah. What do you think dito, Middell? Paano napapasok dito? It's all, para sa akin, I think yung pag-zone out ni Fuzakin, eh. Yung medyo nahihirapan dito, yung side ng Season 3 champs. Yeah, kasi May threat pa rin na ma-ultihan sila. Remember, there are four heroes on the side of S3 champs that are melee, no? Apat na melee heroes na kapag dinikitan ni Atlas, talagang matatakot ka. Kahit pa sabihin natin Lancelot ka, kahit sabihin natin X-Borg ka, matatakot ka. Kasi mind you, may Claude, no? Once na ma-crowd control kayo ni Fuzakin, there is a lot of damage that can come out from JP. On the bottom lane, the Lord is already pushing into the base of S3 champs. It's very nice from the S3 champs, though, pero Jeff Curie forever, mamamatay siya rito. Nakapasok na rin si Renzio. The Lord is still alive. Rafflesia is taking a turret down. Mamamatay. The Vengeance is there. Nag-proc yung Halbert ni Rio dito, no, to make himself alive. Pero to JP, hindi tatamaan ng arrow. Pero that's a 2-4-2 exchange in favor of S4 champs as they take down the turret on the bottom lane. Dagdag mo na yung middle lane. Tinaman ang arrow si Claude dito. Ayun ang middle lane. Jay with the flicker in. Mamamatay ba? That is the question. Jay! And Jay, mapapatay ni Gushin dito. KelBJ with a fast reflex to help his teammates. Totoo yan. I really like to comment do yung sinabi mo in terms kay Fuzakin kasi yung mga damage dealers kasi dito ng Season 3 champions, mga kaibigan, eh panay melee. So ngayon, hindi mahirap yung fatal links dito ni Fuzakin dahil kahit anong gawin, automatic didiket at didiket sila dito sa Season 4 champions. Yeah, and again, ito yung sinasabi natin eh. If the game goes, oh my god, ayun na, sinasabi natin. From the Atlas na huli, even though that's Jeff Curie forever, remember that's the only crowd control that they have against this Claude. So, 30 seconds, walang kaja, walang huhuli kay JP dito, no? Unless mangat-ngat siya ni Killowash habang tinamaan siya ng pana, pero there's no reliable way of controlling JP down. Yes. And somehow dito yung spark na pinakita, pero mamaya na yan, habol sila dito, mukhang aabante yata ang Season 3. So may bandang likod, Killowash will be taken down, Vito last insanity, pero walang tatamaan Lusty. Now, one band down, or actually dalawa, dahil hindi pa rin naman bahay dito si Jeff Beauty forever. Buputasin na nila yung gitna dito, zinone out nila in terms of the Blazing Duet. Mukhang mabasag na nga, pasok sila dito, mukhang tower or base lock na to, Midnight. Masakit ang damage ni JP dito nung nakita mo kagad yung HP bar ni Lusty. And again, ang ganda ng play kanina, no, using the Blazing Duet to zone out. Yes, the jumps gone! Ni Fuzakin! And that is gonna be the end with a very nice highlight from the S4 champions. Fuzakin is back, baby! Fuzakin is really, really back, mga kaibigan. With that Atlas play, di siya natin masyado nami-mention dahil sobrang ganda ng mga cheeky plays ng mga assassin. Pero, ang para sa akin ng MVP dito sa laro na to, they're definitely gonna be Fuzakin. Yeah. Grabe din yung ano yung pang-zone out niya talaga, no. Every single time hindi siya takot mag-commit ng ultimate. Nakita natin yung kanina nung inangat-ngat siya ni Killowash nung dumating na sa vicinity si Gushion, sabi niya, "Pre, uultihan ko to, patayin natin." Kasi kapag napatay yung Masha at this point, ang gagawin na lang ni JP is mag-Blazing Duet sa Tori. Wala na makasing papatay sa kanya, wala pang Kaja. Wala pa ring Masha. So technically wala nang crowd control, wala pang damage. So na-secure yung pagkuha ng base ng S3 champs with that play alone from Fuzakin. Totoo 'yun. And somehow yung snowball na nangyari din kay Jay nung early to mid game and kumbaga na disseminate lahat. Kasi ganun din eh, pagtama mo ng pana nung yung time na nagsimula na silang magdikit-dikit magsama-sama as a team, that's the time na lumamang dito yung Caesar 4 champ. Sobrang may part sa akin na nanghihinayang ako kasi sobrang ganda nung early na pinakita ng Season 3 champions. Uh-huh. And ilang nila na
lipat sa pag-push, definitely dapat ang gagawin is magkakaroon ng push from Kilowatch. Kaso tuloy-tuloy yung mga nagiging laban at hindi sila nagkakaroon ng time na ma-segue push dito nung Masha. Pero I guess Midnight